sa 405 ng magandang umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Balita! Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita, balita, todo lakas. Hoy, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 29, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Narito na ang headline sa Balitang Todong Lakas. Balita, balita, todong lakas. Tropical Depression Caloy ay namataan sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales. Paglalagay ng LED screen sa National Museum, sinimulan na incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi gagamit ng teleprompter sa kanyang inaugurasyon. Disqualification case sa laban kay BBM, ipinabasura ng Korte Suprema. Panibagong oil price hike asahan na sa susunod na linggo. Inflation rate ng bansa posibleng tumaas kung patuloy ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Bagong 1,000 peso bill hindi maaaring tiklupin ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinakamataas na aktibong kaso ng COVID-19 na itala kahapon. 50 bagong kaso ng BA.5, 11 BA.2.12.1 at 2 pang kaso ng BA.4 na itala ng DOH. Ang bagong alert level status ng bansa, isinapubliko na ng Interagency Task Force. Guidelines naman para sa edad 12 hanggang 17 na tuturukan ng COVID-19 booster dose, inilabas na rin. Isa patay habang 10 sugatan sa gupit ng buhawi sa Netherlands. Itang pampalakasan na PBA Developmental League ikakasa sa susunod na linggo matapos ang 2-year layoff. At sa ating showbiz news, Claire Castro rumesbak sa bashers ng kanyang kapatid. Balita, balita, todo lakas! Muli, magandang umaga sa ating mga katodos. At sa detalye po ng ating mga balita, unahin muna natin ang lagay ng panahon. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa National Capital Region o NCR at nalalabing bahagi ng Luzon. Ayon kay PAGASA Weather Specialist na si Anak Loren, patuloy pa rin makaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi yan ng Luzon. Magkakaroon naman ng light to moderate na may pagbibigat na pag-ulan ang Metro Manila pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. Samantala, magiging maulap naman ang kalangitan hanggang maghapon ang bahagi ng Kabisayaan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Fair weather condition naman ang mararanasan sa Mindanao simula umaga yan hanggang tanghali, pero asahan pa rin ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, bunsod pa rin yan ng localized thunderstorm. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:30 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:29 ng hapon. Nakapasok na ng bansa ang low pressure area o LPA na minomonitor ng PAGASA. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression Caloy alas 10 kagabi sa layong 385 kilometers kanlurang bahagi ng Iba, Zambales. Taglay ni Bagyong Caloy ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran habang patuloy na binabaybay ang West Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility. Asahan naman na patuloy na palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas.
Sa susunod na 12 oras, inaasahang kikilos ang bagyo pahilagang kanluran palabas ng PAR habang patuloy na binabaybay ang karagatang patungong Southern China. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal ang PAGASA, pero asahan ang malalakas na hangin sa Luzon at Visayas dahil pa rin sa southwest monsoon kung saan asahan na makakaranas ng pag-ulan ang Mimaropa, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Aurora, Quezon Province, Rizal, Tarlac, Pampanga, Ilocos Region, Bicol Region at Western Visayas. Samantala, inaasahan namang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 na oras ang Bagyong Caloy at inaasahang magtutungo sa China sa darating na Biyernes o Hulyo a Primero. Nianig ng magnitude 5.1 na lindol ang Batanes alas 9.43 kagabi. Ayon sa FIBOX, namataan ang sentro ng lindol sa layong 190 kilometers hilagang kanluran ng Itbay at Batanes na may lalim na 13 kilometers at tectonic ang origin o pinagmulan nito. Wala namang naitalang nasawian na sugatan at wala ring pinsala sa nabanggit na lugar, pero asahan ang mga aftershocks matapos ang pagyanig. Samantala, sinimulan na ng Kamara de Representantes ang paghahanda para sa unang State of the Nation Address o SONA ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na buwan. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, nagpulong na ang mga kinatawan ng Kamara, Senado, Presidential Management Staff, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno. Aniya, dalawang senaryo ang kanilang pinag-aandaan. Una na ang pagsasagawa ng 100% face-to-face na SONA at hybrid kung saan limitado lamang ang makakapasok sa plenaryo ng Kamara sakaling tumaas ang kaso ng COVID-19. Nabatid na muli naman silang magpupulong sa susunod na linggo matapos ang inaugurasyon ni Marcos. Samantala, kumpiyansa naman si Mendoza na matatapos ang renovation ng plenary session hall bago ang SONA sa Hulyo 25. Sa kaugnay na balita, excited nang makabalik sa palasyo ng Malacañang ang dating First Lady at ina ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Imelda Marcos. Sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos, ang kanyang ina ang pinaka-excited sa pagbabalik sa palasyo matapos ang 36 na taon. Matatandaang halos 2 dekada na naging tahanan ng pamilya Marcos ang Malacañang, subalit napaalis sila sa palasyo dahil sa EDSA People Power Revolution noong February 1986. Sinabi ng senadora na kanilang susundin kung ano ang gusto ng kanilang ina na saktong magdiriwang din sa 93 kaarawan sa Hulyo 2. Nakatakda namang isagawa ang panunumpa ni BBM bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Hunyo at 30 kasabayan ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula ng maglagay at magtayo ng LED screen sa ilang lugar na malapit sa National Museum sa Maynila. Ito ay para sa nakatakdang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 30 ng Hunyo. Naitayo na ang hindi bababa sa 4 na LED screens habang may mga speaker na rin sa paligid at harap ng bahagi ng National Museum. Habang sa bahagi naman ng Padre Burgos na kanto ng Rojas Boulevard, inilagay na rin ang malaking LED screen. Inilagay umano ito sa mga lugar para sa mga gustong makapanood ng live sa panunumpa ni Marcos. Inanunsyo ni France Imperial, miyembro ng Preparation Committee ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ito gagamit ng teleprompter para sa kanyang inaugural speech sa Webes. Ayon kay Imperial, hindi sila lilihi sa tradisyonal na inaugurasyon at mayroon na lamang na maliliit na mga detalye na pinaplansya na nakahanda na rin. Mababatid na mula noong 1992, ang tradisyonal na seremonya ay nagsisimula sa pagsundo ng President-elect sa outgoing President sa Malacañang sa umagaya ng Hunyo at 30 at State Entrance naman ng Palasyo. Ay maghihintay ang President-elect sa pagbaba ng hagdan
ng outgoing president. Sasakay ang mga ito sa presidential car at pupunta sa Quirino Grandstand. Ngunit ngayong taon ay gagawin ang inaugurasyon sa National Museum sapagkat mayroong mga nakatayong infrastruktura para sa COVID-19 sa Quirino Grandstand. Samantala, ang inaugurasyon naman ng President-elect ay isang seremonya na hudyat na pagsisimula ng termino ng bagong pangulo at pagtatapos naman ng termino ng naturang nakaupo. Samantala, dadalo sa panunumpa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese Vice President Wang Qishan sa Hunyo at 30. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, si Qishan ang napiling maging special representative ni Chinese President Xi Jinping. Nauna nang inanunsyo ni United States President Joe Biden na dadalo ang ilan sa mga miyembro ng presidential delegation ng Amerika sa inaugurasyon ni Marcos. Tinanggap ni Chief Justice Alexander Gasmundo ang hilingan ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pangasiwaan ang kanyang panunumpa sa Hunyo at 30. Ito ang iniayag ni Supreme Court Spokesman Attorney Brian Osaka matapos ang umoo si CJ Gasmundo sa naturang hilingan ni Marcos. Mababatid na si Marcos ay manunumpa bilang 17th Pangulo ng Pilipinas sa National Museum sa darating na Huwebes na ayon na sa kanyang kampo ay magiging simple lang at tradisyonal ang naturang inaugurasyon. Sa oras na 4:17 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Balita, 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 todong lakas. Sa oras na alas 4:19, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Hayal Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, todong lakas. Oya, para sa ating mga katodos, abangan po sa Huwebes, June 30, 2022, ang special coverage ng Himpilang Metodong Lakas, DWIZ 882, kasama ang ICTV sa Digital Free TV Channel, sa inaugurasyon ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., katuwang dyan ng DWIZ sa paghahatid ng mga kaganapan sa nasabing inaugurasyon, ang buong DWIZ News at social media maging ang engineering, gayon din ang home radio at RPN 9 station sa buong bansa. Kaya tutok na dito sa Himpilang May Todong Lakas ang DWIZ 882 maging sa IZTV. At sa oras na alas 4:20, tanggap tayo ng balita mula sa ating IZ Patrol. DWIZ Patrol Report. Mandatoryong pagpasok ng mga guro sa mga paaralan sa kabila ng tapos ng school calendar. Tinutulan ang detalyeng ihatid ni Patrol 11 at Tina Nolasco. Mariing kinukondena ng Alliance of Concerned Teachers of Philippines ang umano'y mga nanatanggap nitong mga ulat na maraming mga guro sa bansa ang obligadong pinapapasok pa rin ng Department of Education o DepEd sa mga paaralan ng walang karagdagang bayad sa kabila na tapos na ang school year calendar nitong 24 ng Hunyo. Ayon kay ACA Philippines Chairperson Vladimir Quetua, ginagamit ng DepEd ang questionableng Memorandum 43 Series of 2022 na inilabas nitong 10 Mayo na nagpapalawig sa trabaho ng mga guro para bigyang katwiran ng anya'y bagong anyo ng sapilitang paggawa. Ani Quetua, hindi na kailangan ng extension ng pasukan kahit na mayroong 12 araw na health break na nabawas mula sa 209 na araw ng pasukan dahil mayroon pa rin naman anyang 198 na araw ng klase na sa tingin ng mga guro ay sapat na upang matugunan ang mga layunin sa pagkatuto dahil nagawa na nila ang mga kinakailangang intervensyon. Dagdag nito, kung igigiit ng DepEd na may pangangailangan sa serbisyo, dapat mayroong utos na inaprubahan ng debisyon na kinakailangang mag-ulat ang mga guro at dapat ay mayroon itong dagdag bayad para sa kanila. Ito si Patrol 11, Tino Lasco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ. Balita, balita, todong lakas. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco, sa ipanating mga balita.
Nagpaalala si Department of Health Secretary Francisco Duque III sa mga dadalo sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katapusan ng Hunyo. Sa harap ito ng unti-unting pagtaas ng bilang ng nagpo-positibo sa COVID-19 sa bansa. Payo ni Duque sa publiko, magsuot ng face mask at sumunod sa minimum health protocols. Kung pagbabasehan kasi ang mga nagdaang pagtitipon, hindi anya ito nagdulot ng super spreader event dahil sumusunod naman ang lahat sa public health standards. Sa huling tala ng Okta Research Group, 14 na lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng pagtaas ng positivity rate at lumagpas sa itinakdang benchmark ng World Health Organization. May panabalita, inihayag naman ang Department of the Interior and Local Government na dapat fully vaccinated ang mga dadalo sa inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo at 30. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, kailangan magdala ng vaccine card ang mga BBM supporter na pupunta naman sa National Museum. Sinabi ni Malaya na mahigpit pa rin nilang ipinapairal ang health protocols tulad yan ng pagsusot ng face mask, social distancing at pagdidisinfect ng mga kamay. Layunin din ang ahensya na hindi maging super spreader event ang makasaysayang event kaya't dapat mapanatili ang pagsunod sa minimum public health protocols. Samantala, ibinasura ng Supreme Court ang disqualification cases laban kay incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa botong 13-0. Ang desisyon ay sinulat ni SC Justice Rodil Zalameda habang hindi sumali sa botohan sina Justices Henry Paul Inting at Antonio Co. Si Justice Marvin Leone naman, na appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ay bumoto na pabor sa hatol. Dahil dito, wala nang legal na balakid sa pag-upo ni PBBM bilang ikalabimpitong Pangulo ng Pilipinas. Nakatakdang manumpa si Marcos sa Webes, Hunyo at 30 sa National Museum sa Maynila. Opisyal nang nanumpa kahapon na si Congressman-elect Richard Gomez at asawa nitong si Ormoc City Mayor-elect na si Lucy Torres. Nanumpa mag-asawa kay Judge Mario Quineta sa Ormoc Superdome na dinaluhan naman ang kanilang supporters, family members, city department officials at mga barangay leaders. Nangako si Goma na kanyang tutugunan ang suliranin sa illegal na droga maging ang lahat ng mga uri ng sugal upang matiyak ang kaayos na sa 4th Congressional District ng Ormoc at 6 na mga bayan. Habang sinabi naman ni Mayor-elect Lucy Torres na ipagpapatuloy niya ang lahat ng mga programa maging ang proyekto na inumpisahan ng outgoing administration, gayon din ang pagpapanatili sa mga Ormoc bilang safest city sa Pilipinas. Nangako rin si Lucy na kanya rin isusulong ang healthy lifestyle sa pagtatayo ng community college at mga library, maging ang pagbibigay ng skills training at pagbuo ng tourism master plan. Samantala, inihayag ni outgoing Health Secretary Francisco Duque III na wala na sa kanyang planong manilbihan pa sa gobyerno sakaling bumaba na sa kanyang pwesto sa Hunyo at 30 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Kalihim, mayigit 20 taon na siyang naninilbihan sa gobyerno kaya nais na lamang niyang bumalik sa kanyang pagtuturo. Aminado si Duque na mahirap ang kanyang mga pinagdadaanan lalo na nitong panahon ng pandemya pero wala umano siyang pinagsisisihan bilang kalihim ng DOH. Ipinagmalaki ni Duque na mas naging mahusay ngayon ang COVID-19 situation ng bansa kumpara sa nakaraang taon kung saan sumirit ang kaso ng nakakahawang sakit. Sinabi ni Duque na karamihan sa mga lugar sa bansa ay nasa ilalim na ng Alert Level 1, nasa mahigit 70 milyong individual na rin ang fully vaccinated at istrikto namang tumatalima ang publiko sa ipinatutupad na health protocols ng pamahalaan, partikular na ang pagsusuot ng face mask. Dagdag pa ni Duque, sakaling matapos na sa kanya sa DOH, kanyang susubukang palawigin ang universal healthcare at medical and allied medical courses. Balita, 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 balita. Sa oras,
bukas na alas 4:26, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, todong lakas! Taas na alas 4:33, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ, at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Hayal Divico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, todong lakas! At partner, para sa karagdagan pa natin mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin ng ating mga viewers? Ayan, bisitahin niyo po kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at TikTok account na DWIZ News. At syempre, sabayan din po tayong napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation Provincial Registration Nationwide. Kabilang na dyan ang DWIZ 89.3 FM Dagupan, DWIZ 94.3 FM Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Gensan, 95.1 Home Radio Naga, at ang 92.3 Home Radio Legazpi. Ayan, at tayo po ay napapanood din via test broadcast sa digital free TV channel na IZTV at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Partner, patiin na rin natin ang ating mga suki na walang sawang sumusuporta sa ating himpilan. Ayan, syempre, bangon-bangon na gising-gising na kay Mark Pontalba at sa buong Pontalba family, kay Tita Ems at kay Kuya JC. Gayun din kay Kent Kulits, magandang umaga Jelly Haya sa mga nanonood at nakikinig. Mag-ingat palagi. Salamat po kay Butch Prowell. Good morning po Miss Haya and Miss Jelly from USA. Happy Wednesday. Blooming po kayo, parang di nagpupuyat. Ay, di po kayo sure. Mali po. Nasobrahan po sa pagpupuyat. Ayan. Maraming salamat po. At kay Roberto Clemente dyan sa Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga po. At kay Marilyn Punzalan. Ayan. Magandang umaga po. Okay, good morning sa inyo lahat ha. Good morning and happy listening. At syempre, partner, batiin din natin ang ating mga Facebook viewers. Eto, may nag-comment dito kasi hindi ko makita, partner. Nawala. Nabasa ko siya kanina. Bakit daw wala tayo sa YouTube, pwede po kayong bumisita sa aming YouTube page na DWIZ On Demand. Tama ba, Engineer Daniel? At syempre, good morning din sa ating Europe sa Sweden partner na dyan si Miss Eva Arnberg Forsberg, si Saked Spears, maray na aga sa iyo dyan. Si Nelson Malinaw ng USA, nandyan din si Miss Annette Allegri D. Si Marcelino Mojica ng Queens, New York, USA. Sa ating Hawaii, aloha sa iyo dyan, Miss Ning Elcede de Leon. Sa Vegas, nandyan naman si Tagumpay de Guzman. Sa ating, eto si Frey Mosa ng Spain, nag-comment din sa atin. Sa South Korea, nandyan naman si Derek Mateo. Sa ating Taiwan, si Johnson Tan, na hindi ko nabati kahapon partner. Bawi tayo. At syempre sa ating Japan, hindi pa huli dyan si Miss Andy. Miss Andrea Jong, maraming salamat sa palagi ang pakikinig. Kahit nasa biyahe yan partner. Nagdadala lang yan ng headset para makapakinig habang nasa biyahe. Ayan, good morning po. Nandyan din si Eric Pineda, si Bong Santos, Marites Kondo, si Tatsuki Chiba, nandyan din sa Japan partner. At syempre si Mami Virgie Jervis ng London, maraming salamat sa pakikinig. Sa ating Canada, nandyan si Louie Candelara, si Sigfredo Lopez, si Retlow Terak sa Yung Orin Sevilla, si Angel Balagtas, at si Eric Garcia, maging si Irene ng Calgary, Canada. Batingin din natin ito partner si Jairus Peña Florida, ang aming kapatid at masipag na empleyado sa ibang istasyon. Ayan ha. Oy, maraming salamat din sa iba pa nating mga tagapakinig. Mamaya babawi kami, mag-comment lang po kayo. Mga hindi pa nababati sa aming Facebook page, mamaya babatiin namin kayo. At sa oras ho, na alas 4:37, tanggap tayo ng balita sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Ay, aramin natin ang palengke report ni Tata Ray Abella. Tata Ray, anong kompletos recados natin dyan? Okay, maraming salamat po, Gilly and Aya. Kaunti ang ating napamalengke at maulan kagabi. Nasa Morong Market po tayo at nakuha ko na ang mga pangunahing presyo, no?
Unatin ang presyo ng manok, mataas dito. 200 po ang kada kilo. Naitanong natin yan sa market master kasi kakunti ang demand, ang dating ng manok. Pero ang manok po yan ay dito galing. Hindi po yan from outside Kwan, nagaling ng parte Bisaya or Mindanao or export yan. Dito po yan nanggagaling ang naturang manok. Ulitin ko, 200. Mas mura ba yan, Tataray? Kumpara sa iba? Abay, kumpara sa iba, 180 hanggang 190 po. So, ang diferensya po ay 10 piso po ang itinaas po. Kasi sa iba, nasa 200 na ata ang kada kilo ng manok. Oo nga po. Ito nga po, 200 na nga po ito eh, ang kada kilo. So, sa baka po naman tayo, ay 370 ang laman, 350 naman ang buto-buto. So, yun ay para sa baka. Ang baboy, ito ba? Ang baboy, may sa mga kumain ng baboy. Ang buto-buto, 350 ha. Tumaas naman ang laman ng 10, naging 360 ang kada kilo. Sa laman dagat tayo. Mula pa rin dyan, Tata Ray, no? Sa Murong. Mula pa rin. Kasi sa iba, umabot na ng ano eh, ng 400. Opo, opo. Ang baboy naman dito po, ayon din sa market master, ay meron silang slaughterhouse. Meaning to say, ayon sa kanila, pag kami nagpapatay ng baboy dito na may mili kami, ika nga ay mas mura ang halaga kumpara naman sa ibang palengke po. So, wala salita, ay malaking kamurahan ang baboy sa Murong public market. Oh, alam nyo na mga katodos ha, dyan kayo bibili sa Murong ha, dyan sa palengke ng Murong dahil mas mura ang baboy dyan. Correct. Ay, promot mo na. Salamat ha, Jilly. Well, sa laman dagat tayo ha. Ang bangos ito ay 220 ang malaki, tilapay malaki naman ay 140. Tumaas. Aba, GG ano? Aba, GG, 200 lamang ang GG dito. Oh, maliliit yan ha, maliliit yan. Ang GG, pag malaki, 240 yan, ay malaki ng galunggong. While ang dalagang bukit, 250, tawilis, 200, maya-maya, 350, at lumahan ay 240. Kakunti natin na pamalingke na lamang dagat. Sa presyo naman ng gulay, ay dumako po tayo. Ang siling labuyo at tumaas, 220 ang kada kilo ng siling labuyo. Ang talong naman ay 90 ang palaya, 100 ang kada kilo. Ang bagwi beans also 100, senta ang keret, ang sayote, 35 po ang kada kilo. 60 ang patatas, ang sibuyas sa puti ay 80. Kamatis, sa mababa kamatis, 30 lang kada kilo, at ang bawang naman ay 90. So, matutal, yun ang ating nakuwaman ay presyo sa Murong Public Market sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Metro Patrol, Tata Ray Aragones, Abelian, nagulsimpi lang may tunulakas, DWIC. Metro Patrol reports! Maraming salamat Metro Patrol Tata Ray Abelia at sa oras na 4:42 ng umaga, dakwa naman natin ang mga ulat sa lalawigan. Ronda, probinsya. Alamin natin ang balitang iahatid ni Ronald Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Ronald, magandang umaga. Yes, magandang umaga kasamang Jelly, kasamang Kaya. Narito na ang ating balita mula dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Isasagawa ngayon ang Sirib Ilocano Kabataan Association of SICA ang tree planting activity sa Barangay Dabila sa bahay ng Pasukin, Ilocos Norte. Ayon kay Mr. Patrick Jan Ratruita, presidente ng SICA, kasama nila ang samahan ng mga Ilocano na magsasagawa ng nasabing aktibidad. Sinabi niya na 100 mangrove ang target nilang itatanim sa nasabing lugar. Layunin ang pagtatanim nila ng mangrove sa shoreline ay upang mapalitan ang mga nawalang bakawan. Kaugnay nito, mahigit naman na sinusuportahan ng gobyerno provincial sa pamagitan ni Governor Macho Marcos Manotok ang nasabing aktibidad ng SICA.
balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasinti lang may tulong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos Norte. At syempre, dakuha naman natin ang ulat dyan sa Camarines Sur, na ihahatid ni Melvin Machado. Melvin, maray na aga. Maray na aga. Respond to active shooting incident. Ito ang simulation exercise na ginanap sa Naga Airport kahapon. Isang nagkunwaring suspect na nagpupumilit na pumasok sa tower ng airport at hinarang ng gwardya. Ngunit binaril siya ng suspect. Rumespond ang mga airport police at dito siya napatay. Sa ganitong sitwasyon, dumating na din ang SOCO, mga investigador mula sa Pili Municipal Police Station, ambulansya upang dalhin sa ospital ang sugatang security guard at tingnan ang kalagayan ng suspect. Ayon kay Naga City Airport Manager Jean Ormon, importante ang ganitong paghahanda upang alam ng bawat isa kung paano kikilos sakaling merong ganitong klaseng problema. Tiniyak naman ni Police Chief Master Sergeant Melvin Velasquez, tagapagsalita ng Airport Police, ang kahandaan ng Aviation Security Group ng Naga Airport na bigyang seguridad ang mga pasahero. Mula sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado. Nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado, mula Bicol. Dumako naman tayo sa Bataan. May balitang iahatid mula dyan si June Bringula. June, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong dalawa. Naaresto ng mga operatiba ng Bataan PNP Maritime Group ang dalawang grupo ng mga mangisda o 14 na mangisda na pawang mga taga-Haguri, Bulacan. Ito'y makaraang maaktuhan sila habang nagkasagawa ng ilegal na pamamalakaya sa loob ng municipal seawater ng Pilar, Bataan. Batay ito sa naging ulat ni Police Major Leonzo Alcantara, Hepe ng Bataan Maritime Group kay RMU3 Chief Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Sa ulat, habang nagsasagawa ng Seaborne Patrol ang Maritime Group sa water ng Pilar, Bataan, ay naaktuhan ang nasabing mga mangisda na gumagamit ng ipinagbabawal na lambat na siyang sumisira sa mga corals at itlogan ng mga isda sa loob ng municipal seawater ng naturang bayan. Ayon pa kay Alcantara, dapat nasa 15 kilometro ang layo sa municipal seawater ang ganitong klase ng motorized bangka na gamit nga sa pangingisda. Ang dalawang kapitan ng bangka na sina Ernesto Mayor at Antonio Revira, kapresidente ng Haguna ng Bulacan, ay sasampahan ng kaso ng paglabag na may kinalaman pa rin sa iligal na pamamalakaya. Kabilang sa nakumpiska sa mga mangisda ang 50 kilo ng assorted fish na nagkakahalaga ng 22,000 piso. June Brinkula na kulat, simple na metodo lakas, DWIC. Maraming salamat ako yung June Brinkula dyan sa lalawigan ng Bataan. At sa oras, alas 4.46, magbabalik po ang Ipilang May Todong Lakas, ang DWIZ. Sa oras, alas 4.48, nagbabalik po ang Ipilang May Todong Lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Hoy partner, batuin muna natin to sa Cavite. Nandyan si Simeon Nolasco, si Linlin Araneta ng Laguna. Nandyan din sa Cavite si Charlene Ibonia, si Joe Marhang, nakikinig din partner. Sa ating Iligan, si Mike Rial, nandyan sa Depolog. Si Makasalanang Cristiano, si Clydel James, sa South Korea din partner, nakikinig din. Si Roberto Clemente, Roberto Aguinalde, si Nympha Dela. Nandyan din si Eric Garcia ng Canada. Si Martin Aliling, nakikinig partner. At syempre, present din si Delro Intensive, si Gayana Agoheto, si Elsa Estuaria Bandola, maraming salamat din sa pakikinig, Marlon Redulia, si Alfredo Impredo, si Renato Malto Arcastil, si Romy Sampuang, andyan din si Bien Briones, Esterilita Siriban, Mirna Noguchi, si Lino Sinong ng Riyadh, Saudi Arabia partner. At syempre, si Engineer Danilo Morales ng Consuelo, Florida Blanca, Pampanga. Mula yan sa, ang pagbati ay mula dyan kaya Tito Rolana Mamalateo. At syempre, good morning din sa aking pamilya, si Tito Marciano, si Mama Lenny, si Mama Jeanette at si Papang Rod. Ayan, at good morning din kay Victor Jr. Lacabe dyan sa Paranaque. Kasama niya daw nakikinig sila
Kibri Basco at Dante Balbastro. Gayun din kay Richard Romakin, magandang umaga po. Kay Jefferson Manalo at kay Edna Junio ng Marikina. Sa Valle Family, kay Tita Elvira, kay Engineer Manuel, kay Manu, Mavi at Mara, good morning din. Kay Jalon Jailon, kay Tizen B. Roman, dyan sa Orani, Bataan. Kay Susan Jeronimo, Angelo Reda, Michael Angelo Chu, Mon Samson and Tropang Extra Rice, si Norly Santos at si Ramon Abadillo. Ayan, good morning po. Ay, ito sabi ni R. Castile, aloha daw, Haya and Jelly from Joe and Rowillian from Maui, dyan sa Hawaii. At syempre, nandyan din si Anthony Abrina ng Davao City. Good morning and thank you sa pakikinig, ha. At syempre, sa oras na alas 4:50, alamin pa natin ang iba pang balita sa Balitang Todong Lakas. Balita, Todong Lakas! Inihayag ng Department of Energy o DOE na hindi nila inaalis ang posibilidad na muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Undersecretary Gerardo Eguiza, lumalabas sa global market price na may bahagyang pagtaas ng presyo at kapag nasabayan umano ito ng pagtaas muli ng halaga ng dolyar ay asahan na ang panibagong oil price hike. Ano naman to, partner? Problema na naman sa mga motorista. Ayon kay Eguiza, nitong nakalipas na linggo na obserbahan nila ang pagbaba sa presyo ng naturang langis ay may iba pang mga factor na tinitignan kung bakit ito tumataas at kabilang ang pagtaas ng halaga ng dolyar at pagkakaroon din ng pagtaas ng premium o halaga ng fry. Sa kaugnay na balita, posible pang tumaas ang inflation rate ng bansa kung patuloy ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ito ang inihayag ni National Economic and Development Authority Director Rinaldo Cancio sakaling mapaboran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa mga jeep. Matatandang nagsagawa ng pagdinig ang LTFRB kasunod ng mga inihaing petisyon ng mga grupo ng transportasyon. Ayon kay Cancio, posibleng umabot sa 0.3% hanggang 0.6% ang maging epekto ng taas pasahe sa inflation ngayong taon. Sakali namang payagan ang petisyon ng mga pampublikong sasakyan sa NCR, Region 3, Region 4A at Region 4B, maaaring pumalo sa 0.5% hanggang 1% ang inflation rate ng bansa ngayong 2022. Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng bagong guidelines hinggil sa tamang paggamit ng bagong disenyo ng 1,000 peso bill. Ilan sa mga nasabing guidelines ay ang keep them flat at ang do not excessively fold or crumple the banknote. Ito ay hindi daw pwedeng tiklupin dahil yun yata yung bagong bill, partner, yung agila yung nakalagay dun sa mismong 1,000 peso bill na inilabas ng Bangko Sentral. Ipinayon ni incoming BSP Governor Felipe Medalla na dahil bawal matiklop ang naturang papel ay dapat na bumili ng mas mahabang wallet na agad namang kinundina ng mga netizen. Anila, mas maigi pa raw na gamitin ang lumang disenyo ng 1,000 peso bill dahil pwede itong tiklupin tulad ng nakasanayan. Samantala, na itala ng Department of Health kahapon ang pinakamataas na bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 simula noong Abril 29. Ayon sa DOH, sumampa sa 7,192 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, habang 576 naman ang bagong COVID-19 cases ang naitala kahapon, dahilan para pumalo na sa kabuuang 3,702,319 ang caseload. Umakyat naman sa 3,634,596 ang gumaling, habang mayroong 13 nadagdag sa death toll, kaya't umabot na sa 60,531 ang nasawi. Nangunguna pa rin ang Metro Manila sa mga rehiyong may pinakamaraming bagong COVID-19 cases sa nakalipas na 2 linggo na may 4,078, sinundan ito ng Calabarzon na may 1,448, Western Visayas 717, Central Luzon 552 at Central Visayas na may 400.
Nakapagtala naman ng 50 karagdagang kaso ng BA.5, 11 BA.2.12.1 at 2 karagdagang kaso ng BA.4. Ang 50 karagdagang kaso ay na-detect na 38 individual mula sa Region 6, 5 sa NCR at 7 naman ang ROFs, habang ang 11 na BA.2.12.1 at 7 naman ang mula sa Region 6 at 4 naman para sa mga ROFs. Ang mga naitala naman na 2 karagdagang kaso ng BA.4 ay mula sa Region 6. Isa naman na ang mula sa ROF na parehong nagpositibo sa naturang variant. Dahil dito, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na pumalo na sa 73 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Balita, balita, tomong lahat. Balita sa ibang bansa. Alamin natin ang detalye ng foreign news mula kay Abby Malanday. Abby. Isa ang nasawi habang sugatan naman ng 10 individual sa hagupit ng buhawi sa Amsterdam, South Netherlands. Ayon sa Royal Netherlands Meteorological Institute o KNMI, ang pananalasa ng buhawi sa lugar ay may lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour. Sinabi ng ahensya na bihira lamang nagaganap sa kanilang bansa ang tornado kung saan naitatala lamang ito sa buwan ng summer. Sa ngayon patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung may mga nasawi o nasugatan, maging ang lawak at halaga ng pinsala sa lugar. At para sa balita sa Ibayong Dagat, ako si Abby Malanday. Sa Sports! Matapos ang 2-year layoff, muling ikakasa sa susunod na linggo ang PBA Developmental League. Ayon kay PBA Deputy Commissioner Eric Castro, nakipagpulong na siya sa ilang government offices upang matiyak ang kaayusan ng naturang kompetisyon. Inaasahang nasa 8 teams ang lalahok sa 2022 Philippine Basketball Association Developmental League Aspirants Cup. Kabilang na dito ang 7 school base katulad ng Letran at St. Clara College. Sa entertainment o trending news, alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Joanna Luna. Joanna. Rumes back ang aktres na si Claire Castro matapos magbigay ng komento ang mga basher ng kanyang kapatid na si Rafa Castro. Kasunod ito ng kumpirmasyon na si Rafa ang ina ng 2-month-old son ni Joaquin Domagoso na anak ni outgoing Manila City Mayor Isko Moreno. Nabatid na nagpost si Rafa ng larawan sa kanyang Instagram account kung saan nasa loob siya ng isang kotse na may caption na addicted to car selfies. Agad na nagbigay ng below the belt comments ang isang netizen tungkol kina Rafa at Joaquin dahilan para mag-reply si Claire sa basher ng kapatid. Deadman naman si Rafa at Joaquin sa nagbigay ng komento sa naturang post. Para sa Balitang Showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, balita, tomong lahat. At partner, habol ko lang to si Roberto Briones. Good morning po. Ay, sabi ni Renato Malto, pakibati daw ng happy birthday ang kanyang apo na si Faye Malto. Happy birthday! Happy birthday! Ayan. At chef, sige partner. At abangan sa Webes, June 30, 2022, ang special coverage ng Hinti Lang May Todong Lakas TWIZ 882 kasama ang IZTV sa Digital Free TV Channel sa inaugurasyon ng 17th President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katuwang ng DWIZ sa paghatid ng mga kaganapan sa nasabing inaugurasyon ang buong DWIZ News Team, social media at engineering, gayon din ang Home Radio 97.9 at RPN 9 stations sa buong bansa. Kaya tutok na dito sa Hinti Lang May Todong Lakas DWIZ 882 at IZTV. Hoy partner, sabi ni Roberto Bolivar, shoutout po, watching always your program DWIZ 882, best station. Maraming salamat po, Mr. Roberto. At syempre, pinasasalamatan din po namin ang lahat ng bubuo sa aming istasyon sa pangunayan ng ama ng aming himpilan na si Boss Edgard A. Cabangon. Sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Werner Contehino, Engineer Jeric Barreto, Engineer Fred Balamala, at Engineer June Aguba. Sa ating news writers, nandiyan naman si Abby Malanday at ang Angelica Doctolero.
sa ating social media assistant na sina Joanna Luna at Allen Ibanez. At syempre, nandyan din ang ating communication assistant na si Yasmina Pantaleon. At sumayin niyo po mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. At abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga. Kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, 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 balita. Balita.